Hi, good day to everyone. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. Hi guys, good day. For today's video ay gagawa ako ng banana coffee cake. Yan. So yan ang ating mga ingredients. Yan, meron tayong flour. Yung flour natin ay ano po yan, 2 cups kasi nga ang paglalagyan ko ng ano, ng medyo malaki, ayan. So yung flour natin, nilagyan ko siya ng coffee, unti lang ko, coffee siguro 1 spoon. Yan, minix ko dyan, and then naglagay rin tayo ng walnut. Ang walnut ay ano yan, ayan siya, dinikdik. Dinikdik na walnut para mas masarap yung ating coffee. May manguya-nguya tayo unti. Ayan siya. Hindi naman siya ganun kapino. And then naglagay tayo ng flour. Ang flour natin ay 3/4. Ay flour. Sugar. I mean sugar. 3/4 yung ating sugar. Kasi nga may mga ingredients pa tayong iba. Meron tayong banana. Meron walnut. Meron coffee. Pangit naman pagka sobrang unti lang ng sugar natin. Kung dahil may coffee ito, medyo mapait yan. So, ang coffee po kasi natin ay, ano yan, ang nilagay ko ay Nescafe Gold. So, medyo mapait siya. Kung sakali, hindi tayo maglagay, kasi marami rin naman ng flour, tapos may ibang mga ingredients pa, mayroong banana, yan, coffee nga, kasi medyo mapait kung ililess natin yung sugar. Yan, so, hinahalo-halo natin, kasi nga, kasi para mahalo siya ng husto, inuna natin yung dry. Tapos meron siyang baking powder dyan. Yung pampaalsa natin sa ating cake pag ginawa na natin yan. Ayan, so halo-haloin natin ng maigi. And then isunod natin mamaya-maya unti lang yung ating wet ingredients. Yan. So inuna natin yung dry ingredients natin para mahalo siya ng husto. And then i-next natin yung mga wet ingredients natin. Yan dyan. So, yan ang aking mga ingredients para sa atin. Tapos, yun, naglagay na ako ng oil. Yung oil natin ay 1/2 cup lang po yan. 1/2 cup lang talaga ang oil natin. Tapos, yung ibang ingredients dyan, mayroon tayong 6 pieces of egg. Kasi, every one cup, ang ayan, ang egg ay minix ko na po yan. Mix siya ng egg yolk and egg white. So, 6 pieces po siya, regular egg. Dahil every 1 cup ay naglalagay ako ng 3 eggs. And then, ang banana naman natin ay 4 na piraso. 4, ata nakalimutan ko kung ilan ba yung dinurugilin. 4 na piraso na malalaking, ay 4 or 5 na regular size ng banana. Ayan, dinurog siya ni Helen. Tapos mamaya, imimixer po siya natin para mas matunaw siya at mamix siya maigi. Ayan, so ngayon, ay minanumano muna natin yan sa paghalo yung ating mga ingredients. Sinuna natin yung ating dry ingredients, and then the next po natin yung ating wet ingredients dyan sa ating recipe for today, banana coffee cake yan. So, and then naglagay po ako ng unting chocolate. So, ang ginamit ko ay Nutella. 2 spoon I think lang to. Ayan, 2 spoon lang. 2 spoonful of Nutella. Ayan. And then hala ko dyan para medyo brown yung ating banana coffee cake yan. So, ayan, hinahalo-halo natin. Yung ibang flour, ang ibang dry ingredients siya na hindi pa siya nahalo ng husto. Kaya imimixer natin yan mamaya para mahalo talaga siya ng husto at mas okay yung ating cake yan. So, naglagay rin tayo ng 1 teaspoon of vanilla extract yan para mas mabango yung ating cake. Yan, so halo-haloin natin. So ngayon, ang pinapanghalo ko lang dyan ay kutsara. And then mamaya-maya ay ilalagay natin, ay ang ipanghalo ko ay, at para mamix siya ng husto ay mixer. Yan. So gagamitan ko naman yan ng mixer. Kaya manumanom muna tayo dahil nga habang hinahalo-halo ko pa siya. Pero mamaya-maya imimixer ko po yan para yung mga ingredients natin ay mapino siya ng husto at mas maayos ang ano, ang texture. Ayan, so yan na yan ang mga ingredients na pinaghalo natin, from dry ingredients
Saka ngayon ay with ingredients na siya. Ayan. So, yan ang mga, mga ingredients natin dyan sa ating banana coffee cake. Yan. For today's video. Ayan na siya. And then, prepare natin yung ating mixer. Kasi imi-mixer ko siya. Ayan. Para ma-mix ng gusto at mapino yung ating mga ingredients. Yan. So, start na tayo mixer. Ayan. Kasi makikita mo talaga na maayos at medyo pipino yung ating ang texture ng ating gagawing cake kung imi-mixer natin siya. Unlike sa manumano, pwede rin manumano pero mas okay at mas pino at mas soft yung texture ng ating gagawing cake kung gagamitan natin siya ng electric mixer. Ayan, so nagmi-mix na tayo, nagmi-mixer na tayo niyan. Ayan. Kasi medyo kasi hindi pino pagka manumano yung ating gagawin. Yung kagaya na i-mix ko lang siya ng manumano na mixer o di kaya yung gagamitan na natin ng kutsara, mas pino yung electric mixer pag ginamitan natin siya ng ganito. Ayan na guys, so patuloy ako mi-mixer ng ating mixture ng ating banana coffee cake. Yan, so medyo pino na po yan. Kakaiba yung texture niya kasi na-mixer siya na maayos at electric mixer. Mas iba kasi yung texture pag ginamitan ng electric mixer. Yan, so ayan, naglagay tayo ng oil. Pwede siya butter o di kaya oil. Ang butter naman, kailangan natin siya ipamelt sa microwave. Pagka oil naman, ayan. Tapos, yung baking pan natin, ay nilagyan ko siya ng baking paper. And then, ang baking paper, ay nilagyan ko po siya ng oil. Para hindi dumikit yung ating cake pag naluto siya. Ayan. Mas maganda pag nag-bake tayo, ay nilalagyan siya ng baking paper. Ayan. So, patuloy ako naglalagay. Ayan. Ginamitan ko siya ng brush na pang gamit talaga dyan sa maglagay ng oil. Pwede siyang oil. Depende sa inyo kung anong comfortable kayo. Pwede yung oil ang gamitin nyo. Hindi kaya butter. Mas magandang butter kasi mas mabango at ayan. Pero ang ginamit ko ay oil kasi hindi available. Walang available na butter sa aming ref. Sa ref pala ng amo ko. Kaya ayan, ang ginawa ko ay oil lang. Yan ay binrush ko dyan sa baking paper natin na paglalagyan ko ng mixture ng ating cake. Ayan, so pagkatapos nyan ay buhos ko na po dyan ang mixture ng ating cake na ginawa ko. Ayan, inayos-ayos ko yung ang baking paper sa ating baking pan. Ayan, para mas maayos na pagkalagay ko mamaya ng mixture ng cake na ilalagay ko dyan. Ayan, so kailangan ang pagkalagay niyan ay malagyan talaga ng mabrush ng oil husto yung lahat ng paglalapagan ng mixture ng ating cake para hindi siya didikit. Ayan, so yan, lagay na natin diyan. Tsaka pag hindi siya pantay ay lang natin siya ipapantay mamaya-maya. Syempre of course ganyan man talaga pag nagbubuhos ng mixture ng cake diyan sa ating baking pan. Tapos ang baking pan na gamitin ko ay medyo malaki unti yan. Kasi nga yung 2 cups yung ating mixture ng ating cake. So medyo marami-rami. Tapos may ibang ingredients pa. Meron pa siyang banana. Ayan. Tapos iba pa. Ayan. So ang gagawin ko ay mag-scatter ko dyan yung nag-add ako isang 2 teaspoon ng coffee. Nescafe Gold. Tapos pinatak ko dyan sa ibaba ng ating mixture ng cake na nilagay ko sa baking pan para mamaya every kagat ay meron, lalo na ay pinapartner nila to sa pinapartner nila sa kape o di kaya sa karak or whatever dyan. Kaya tsaka kwenta sila ng kwenta dyan kaya mas maigi. Kaya ang flavor nito ay banana coffee cake dahil nga para hindi sila antukin mabilis. Ayan. So yan, pinatakan ko yan dyan ng mga powder ng Nescafe Gold yung ginamit ko yan mula kanina sa pag-mix ko ng mixture ng ating pang cake ay hinaluan ko rin yan ng 2 teaspoon ng coffee. Nescafe Gold yung ginamit ko yan. So
Depende man yan kung anong gagamitin niyo sa inyo yan. Ayan. Pero ang ginamit kayo Nescafe Gold, yun ang napili kong ilagay dyan sa aking cake. Ayan, so nalagay yan. Pagkatapos, habang ayan, nagagawa ako ng ganyan, ay nag-preheat ako ng oven. Ayan, so for today's video, ayan na siya. Nasa oven na yung ating cake. Ayan, umalsa na siya. Malapit na po yan maluto. Ayan, siguro ilang minuto na lang ay pwede na yan ahunin. Yan, mabilis lang naman yan. Sinet ko po yan ng 45 minutes. Dala na po ang pag-preheat dyan na maybe 7 to 10 minutes yan. So, luto na yung ating cake. Na tanggal na natin siya sa oven. So, yan ang ating masishare for today's video. Yan, banana coffee cake. Yan. So, sa mga interesado at gusto matuto o marunong, pwede nyo panoorin yan dyan ang aking video. Yan, and then sa mga bago sa aking channel, so iwa-iwain na natin to. Sa mga bago sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and comment po para updated kayo sa next vlog ko. Yan, so marami kayong matutunan dyan. Mga simple recipe lang pero affordable ng ating mga bulsa. Yan. So yan, hinihiwa na natin yung cake ko. Cake na ginawa. Ayan. Kasi nga kaninang tanghali pa yung alaga ko ay gusto gumawa. So, ayoko naman kasi na ano, ayoko naman, ang ginagawa nila, may na microwave, hindi naman yung luto. Mamaya sasakit yung tiyan nila, kaya ayan, gumawa ako ng cake. Para, ano, para, para sa kanya, ayan. Ayan, so inihiwa-hiwa na natin yan. Ayan, sa mga bago sa aking channel ulit, please don't forget to subscribe, like, and comment po para mananotify kayo every time mayroon po akong upload. Ayan, so patuloy natin hinihiwa yung ating cake, and then mamaya dadalhin ko na yan doon sa kema. Ayan, so tatanggalin ko yung medyo gilid, tapos yung ayan, mamaya bandang gitna, ayan ang dadalhin ko doon. Ayan, sa gilid ka naman kami kasi para may pangkape rin sila. Ayan, so sa lahat na nanonood na aking video at bago sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and comment po para manonotify kayo every time meron po akong upload. Ayan, so nahiwa ko na siya. So, ihiwa ko pa rin yan siya sa gitna dyan at pa, ano, patagilid. Ayan. Ay pa, basta hiwain ko yan siya na medyo maliliit-liit. Ayan, so once again, sa mga bago sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and comment po. Ayan. And then, para updated, please hit the notification bell. Choose all po. Para every time meron po akong upload ulit, ay mananotify kayo. Mananotify po kayo. Make a love shout out to all. And thank you so much for watching. God bless po. See you to my next vlog. Babush! Ayan, nahiwa na siya.